nagdaos ng special session ng 11 Sangguniang Panglungsod, Miyerkules ng hapon, December 7, 2022. Isa sa mga ipinasa sa ikalawang pagbasa ay ang ordinansa na magiging kapaki-pakinabang para sa mga may-ari ng sari-sari store o ang mga micro-businesses. Ayon sa may akda na si Councilor Maro Martires, kasama ito sa mga nakalatag sa recovery program para sa mga negosyanteng Pasigenyo. Actually, pass na siya. Mm-hmm. Sa second reading, kaninang regular session namin, it's ordinance number 46 na tinataas natin yung threshold ng mga sari-sari store or mga retail store na from 50,000 below kasi yun yung mga hindi na kumukuha sa atin ng mga business permit or hindi kumukuha ng business tax. What we're doing is yung barangay na yung nag-regulate sa kanya, 50,000 below. So, syempre, alam naman natin na medyo yung 50,000 below ngayon, eh hindi na kaya sa isang taon, hindi ba? Kumbaga, kailangan na siyang itaas. So, ang ginawa po ng 11th Sanggunian, itinaas namin siya to 100,000. Mm-hmm. So, mas marami na pong pwedeng magnegosyo na hindi naman, micro-businesses po, okay, na makikinabang dito without them worrying na malaki yung babayaran nilang business tax. Mayor's permit, business tax, at saka yung mga ibang mga permits kasi pagka 50,000 pataas ka, kukuha ka na. So, ito yung part ng recovery program natin from COVID-19. Di ba? Maraming mga negosyo nagsara. And then many of them are starting micro-businesses like yung mga mini sari-sari store nga. So, ang naisip ng 11th Sanggunian, yun, to ease out the burden at para makabalik sila ulit sa pagnenegosyo, eh kahit pa paano, i-exempt natin. Kumbaga, direktang ayuda na sa ating mga negosyante by them not worrying sa mga business tax nila annually. As of now, kailangan lang naman nila magpakita ng proof na yun lang pag umikot yung mga inspector natin from BPLD. Or, pakita lang nila na may proof sila na ito lang yung receipts nila ng grocery nila, ng puhunan nila, kumbaga. And then, makikita rin naman ng inspector yun kung gaano kalaki or kaliit yung magiging yung mga sari-sari store na may exempt. And then, to avail that, yung barangay rin po ang katulong namin for implementing this. So, that's why sa Friday, sa monthly meeting ng Liga, i-kukonsulta rin namin ito sa kanila para nang sa ganun, ma-disseminate ng tama yung information, ma-avoid yung confusion kung sino ba yung qualified at hindi qualified. Ayan. On Friday, magkaka-update ulit kami regarding po sa ordinansa po na ito. Number one, huwag tayong matakot every time may nag-i-inspect sa atin. Iba sa ideklara lang natin yung tama. And number two, ang local economic development team ng Pasig City ay kakampi ng mga negosyante. Baka kasi ang akala, ang local government ay kalaban ng mga negosyante kasi singil lang ng singil. For ease of doing business, marami tayong ginagawang mga reforms dyan, marami tayong mga programa dyan. And we're making sure na maparating natin yung mensahe na yon na ang local government ay kakampi ng mga micro to medium, small, micro and medium enterprises talaga para mapalago yung negosyo nila dito sa ating lungsod. Maganda naman ang opportunity dito rin sa ating lungsod. Highly urbanized tayo. Nandito ang lahat rin ng klase ng market kung inyong pag-aaralan. So, yun lang. Sana let's work hand in hand. Let's work together on this para nang sa ganun, matutulungan ng kayo ng gobyerno at in return, ang makikinabang dito yung bawat Pasigin. Again, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo pong lahat. Mabuhay po and more power po sa inyo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.